Kung pagandahan lang daw ng bahay ang labanan, hindi ka raw aatrasan ni Ryan. Sa edad na 19, nakapagdesenyo na raw siya ng condo units at coffee shops. Kahit self-taught lang daw ang kanyang kaalaman sa interior decorating, palaban naman sa pag-asenso ang senior high school o SHS graduate na si Ryan. STEM o science, technology, engineering at mathematics ang kanyang kinuhang academic track. Lifelong dream daw kasi niya na maging arkitekto. So yung tatay ko po kasi ano siya, construction worker, foreman po siya. Yung papa ko, bata pa lang kami, parang pangarap niya na magkaroon siya ng anak na engineer, na architect. Tapos ako parang bata pa lang, ako na yung architect. Tubong mas bati si Ryan, pero nakipagsapalaran sa Metro Manila para mag-aral ng kolehiyo sa state universities. Yun nga lang, nabokya raw siya sa entrance exams. So pumunta ako dito sa Manila para mag-enroll. Kaso nga lang, sadly, gusto ko kasi state university lang po kasi nga syempre mas tipid. Kaso nga lang, ayun, hindi ako ganun kagaling sa ACAD, so hindi ako nakapasok sa state yun na mga in-applyan ko. So, ayun, hindi muna ako nag-aaral. Kaya sinimulan daw ni Ryan iguhit ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng interior decorating. Nalaman ng sister ko na gusto ko pala maghanap ng work. Tinry niya ako i-apply dun sa friend niya na nag-i-interior din. Tapos yung una kong pinasok dun, videographer. Eventually, parang na-discover nung amo ko dun na parang marunong ako mag-decorate. Si Ryan at ang kanyang tatlong kaibigan, ang pinakabago nilang proyekto, isang condominium unit sa Parañaque. Let's start dito sa aming dining area. So, yung client ko kasi gusto niya ng colors. Gusto niya ng mga texture na wood. Ayun. So, yung theme namin for this unit is eclectic. Dito naman yung aming kitchen. Ayan. So, yung kitchen namin, request mismo to ng client na gusto niya ng mga Spanish tiles. Yung client ko, mahilig sila mag-collect ng mga kung ano nung pang-decor. So, sabi ko maglagay tayo ng shelving na puro decor. So, ayan. So, ngayon, pumunta naman tayo sa ating bedroom. Let's go. Bali, hinayaan lang ako ng client ko. Binigyan niya lang ako ng colors na gusto niya, so ako na yung nag-play with it. Pero limitado raw ang mga proyekto na pwede nilang tanggapin. Hindi pa kasi lisensyadong interior designer si Ryan. Kailangan kasi ng college degree in interior designing bago makapag-licensure exam. Pero dapat alam mo na mahigit 20% lang ng HSS graduate ang nakakuha ng trabaho noong nakaraang taon ayon sa Department of Education o DepEd. Sa pag-aaral ng Philippine Business for Education, sa 70 leading company sa bansa, 20% lang ang tumatanggap ng HSS graduate applicants. Kaya ang DepEd bumuo ng Senior High School National Task Force para i-review ang kasalukuyang programa ng senior high school. Sa ngayon, kontento raw si Ryan sa pagdidisenyo. Marami kasi siyang napapasayang kliyente. Open your eyes. Oh my God! Napawal ang eyes. Of course, na-achieve naman. Satisfied ako. Ito rin daw ang gagamitin niyang tulay para makapag-ipon ang pangmatrikula sa kolehiyo sa susunod na taon. Gusto ko po talaga mag-pursue mag-aral kasi natupad ko man yung pangarap ko na or parang nagagawa ko na yung passion ko na sa arts. Pero gusto ko pa rin ito pa rin yung pangarap ni Papa na magkaroon talaga siya ng anak na pangarap ang nagtutulak sa atin na magpursige sa buhay. At kung gaano katagal ang abutin bago makamit ito, huwag susuko. Ako si Marisol Abdurrahman at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.